Kumusta mga kabasketball? Itong Super Chris TV and bukas na yung inaabangan nating laban ng ating Team Gilas Pilipinas at New Zealand Tall Blacks. At sabi nila mga kabasketball, tatambakan lang daw ng New Zealand itong ating Team Gilas Pilipinas. Well mga kabasketball, dalawa pong sagot ko dyan, pwedeng oo at pwede ring hindi. And then mga kabasketball, dahil maigsi lang itong video na ito, bibigay ko po sa inyo yung aking opinion at mag-iwan po ako sa inyo ng palaisipan. Una mga kabasketball, hindi ito yung Team Gilas Pilipinas na unang nakalaban ng New Zealand sa may qualifiers. Pangalawa, hindi rin ito yung coach na nag-mentor sa kanila nung unang nakaharap nila ang New Zealand Tall Blacks sa nakaraang FIBA window qualifiers. And pangatlo mga kabasketball, dito sa website na hoopshype.com, ayan, pwede nyo po siyang bisitahin. Naglabas po sila ng pangalan o ng mga rosters na maglalaro para sa NBA Summer League. Ayan, sabi po rito, 2022 Summer League rosters, who's playing where this year? Ayan mga kabasketball, tapos na po at naglabas na po ng rosters yung mga NBA na maglalaro sa NBA Summer League. And mga kabasketball, unfortunately, wala po rito yung name ni Kai Soto. Pero marami po tayo nakita rito na free agent. Ayan, check po natin dito. Ayan, ayan po lahat yung team. At kung gusto nyo po makita, pwede nyo po siyang bisitahin. Wala po talaga yung name dyan ni Kai Soto mga kabasketball, unfortunately. So, ibig sabihin mga kabasketball, kung hindi na makakahabol si Kai Soto dito sa NBA Summer League, at hindi rin siya makakapaglaro sa NBL Australia dahil technically September to October pa yung opening ng NBL Australia. Saan sa tingin nyo possible na maglaro itong si Kai Soto? Mag-iwan ng comment, like, share, and subscribe. This is Super Chris TV.